Hi guys, welcome back to my channel. Please like, subscribe, and hit the notification bell para laging updated sa mga videos ko. Thank you! So, ayun na guys, meron tayong layout dito na 7.5 by 3.2 inches. Resize yung image natin ng 3.2 since yun lang naman po yung ginagamit ko na standard sa mga mug natin. So, ayan yung huling pinagawa sa atin ng client. Isa lang to, pahabol lang kasi. So, pag naset na natin dun sa rectangular na ginawa natin, print na natin. By the way, I'm using Epson L130 series. Ang document size natin, A4. Paper type is Epson matte. Then, always mirror image ha. Check nyo yung mirror image na icon. Then, print na natin to. Then, pagka-print natin, cut lang natin yung image. Nga pala guys, ha, kasi sometimes yung mga L120 tsaka L130 na printer, nagkakasmudge dun sa dulo ng paper. So, kailangan i-cut natin siya kasi ayan, may mancha kasi minsan ng black. Ngayon, kakapit yan dun sa ating mug. So, magkakaroon din ng mancha yung mug natin. So, always na i-cut yun or kung wala naman, pwede nang hindi cut. Kasi kahit maliit lang na black, matatransfer siya dun sa mug natin. So, habang hinihintay din natin na matapos ko yung pagka-cut, nakaset na nga pala yung machine natin ng 400. Sa fire to ha, so naka-Fahrenheit ako. So, 400 degrees Fahrenheit. Convert nyo na lang siya into Celsius if you are using Kui na brand na heat press or kung Celsius yung heat press mo. Ang settings natin ay 400 by 180 seconds. 180 seconds natin siya i-heat press. Ulitin ko ha, 400 degrees Celsius, 400 degree Fahrenheit by 180 seconds. Yan, so dikit lang natin siya gamit yung transfer tape. Nga pala guys, ang gamit ko ditong brand ng sublimation paper ay Quaff brand na sublimation paper. So yan, ayan na, sinet na natin siya 400 degrees Fahrenheit tapos 180 seconds. Hintayin lang natin tong mag 400 tapos salang na natin yung mag. Usually, pag sinalang mo yung mag, tapos tsaka mo lang pinindot yung pinaka-start niya, bababa yung temperature. So, I advise, pag nag-400 na siya, start mo muna bago mo ilagay yung mag. So, yan, tapos na yung mag natin. Tanggalin natin, medyo mainit pa. So, mahirap siyang tanggalin. Yan, ang ganda ng print niya, guys. Sobrang vibrant. Sublimation ink ko nga po pala, Yasin. Thank you for watching!